Hindi lang po yun, pati po yung kay Governor Picamo, na ang mga na-involve po eh mga dating militar. At sa aming pagdinig doon, eh, pati yung mga kapulisan doon, eh, kasama na doon sa hinara. Alam nyo, pag hindi natin ito hinara, saan na papunta yung bayan natin, mga mahal kong kamukha? Sino ba tatakuhan natin? Saka, pag tinanggal natin ang isang bansa, lahat, kapibahay natin, tingnan natin mabuti, bago sila naging progresibo, ano muna yung inayos nila? Law and order. Hanggat wala tayong law and order dito sa bansa natin, naglolokohan lang tayo. Huwag na natin lokohin yung mga taong bayan. Nako. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sir, may opening statement kayo or we can ask questions? Wala naman po akong statement. Sir, ano lang sa akin muna, sir. Sir, may mga problema na po ba? Una, yung maganda, na ikot na po natin lahat po ng opisina, na bigyan po natin ng kopya, ang malungkot ko ay talaga kung yung apat lang na BBT laman ang sumasabi sa ating community report. Yung iba pong mga kasama natin, mga inagalan po natin, wala po silang sagot o pirma doon po sa pinadala natin. At yun naman po ay inaasahan na natin dahil bago pa naman nagkaroon ng visit, sinabi na po nila noon na talagang walang future yung ating panukala. Sir, kahit pa paano ba, I mean may session, syempre nakakapag-usok kayo. Have you talked to them? Are there some provisions na gusto lang nilang mabago, paamin, para makapirma sila? May ganun man lang ka? Sa katunayan po, ma'am, lagi naman silang, lalo na nung kainitan ng isyo. Mainit po sa diaryo at mainit sa social media, mainit din po doon sa lounge. Hindi po natatapos ang diskusyon doon. At hanggang nung dumalik po kami, nagkakaroon pa rin ng hindi na nga lang focus yung lahat, kundi kumbaga, pulo-pulutong na lang siya. Pero namatay na lang siya ng tuluyan noong nagkagulo sa malaking kapulungan. Yun, talagang wala na. Hindi na talaga, kumbaga, kung nagihinga rin siya, ngayon namatay na. Sir, so you can say Chacha is already dead, at least in this context? Yung economic provision. Yung economic provision, kasi ano rin na nasabay na rin sa dulo sa nagkaroon ng hindi din magandang mga galap sa sa malaking kapulungan. Inaasahan na lang natin yung mga bago nating pinay, yung mga bago aming pinay, inaasahan natin na sana sa pagkakataon ito magigyan ulit ng pagkakataon. Kasi para sa akin, hindi kailanman mamamatay ang tsa-tsa. Siguro, ang economic provision sa ngayon. Sa ngayon kasi, naniniwala sila dun sa una, nagkaroon na ng IRR yung PSA. Nagkaroon na. So, nagkaroon sila ng alas doon. Kasi sinabi nila sa akin yun, kapag nagkaroon ng IRR, bakit pa natin yan kailangan? Eh, nagkaroon ng IRR, eh, tingnan natin kung anong epekto bibigay yung IRR na yun. Tapos, isa din sinasabi nila, yung Maharlika Fund.
sinasabi nila na Maharlika Funds, yan yung isang bagay na makakakuha ng foreign investment. Eh, sige, tingnan natin. Sir, you said you filed other bills. Is that pertaining to Chacha also? Meron pong kaming mga ipinay na tulad ko nung pagbabago ng amenda ng pagbiglaran ng martial law. Yun din po. At meron din po kaming panukala na hindi ko alam kung nakifile na yung tungkol sa pagpapalawak ng termino ng magkakaroon ng re-election ng presidente, magkakaroon ng 4-year term yung mga local official. Yung gano'n, inaano din namin yun. Political naman. Kung ayaw nila ng economic provision, political naman. Sir, last on my part on Chacha, what's your hope with the political amendment in the political provisions kung hindi lumusot the economic provisions? Kasi, para sa akin, kung meron silang naiisip na paraan, ibang paraan para sa economic development ng Pilipinas at hindi kailangan ng amenda sa Constitution. Di sige, hindi naman ako mahirap kausapin. Di sige, okay. Kung meron kayo alam na paraan at sinisabi nila yung IRR at yung Maharlika, di sige, okay. Pero pagdating sa political, doon po, kailangan nila ipaliwanag sa akin ulit. Kasi kung anong dahilan? Kung ano na naman ang dahilan natin, kung bakit hindi na naman natin palulusutin ito, dahil nakita naman natin na talagang, para sa akin, talagang yung re-election ng Pangulo, mahalaga. At yan din naman ang sinasabi ng ibang mga tao. At ganun din naman sa local, para ako'y nag-ikot, hindi naman ako isang taong hindi nag-ikot. Lahat ng nakausap ko sa local, sinasabi nila talaga, kulang yung 3 taon. Sir, offhand lang, why do you think there's a need for re-election sa president? Is 6 years not enough? Sa akin po, 6 years hindi po siya kulang siya para sa isang magaling na presidente. Pero sa isang engot na presidente, kulang yung 6 years sobra. Sobra niya. Kaya sana maging 4 years na lang ito, 4 years. Dahil yan naman talaga, hindi na yan bago. Yan ay nasa dating konstitusyon na natin yan. At na-practice na yan. So, bakit hindi natin balikan muli yun? Sa akin kasi, sabi nga natin, ma'am, 36 years na yan, 6 na taon. At nakita natin yan, ma'am, no? Meron na tayong pwedeng balikan dyan. Nung panahon ni GMA. Nung panahon ni GMA, kasi nung panahon niya, siya ay nag-assume ng presidency sa unsan ng 4 years. Tapos nagkaroon siya ng election. Hindi re-election yun eh, kasi tumakbo siya. Nagkaroon siya ng another 6 years. Pag binalikan natin ang history, ma'am, makikita natin na ang pinakamataas nating economic progress nung panahon niya. Bakit? Kasi may continuity. Yung mahalaga talaga yung continuity. At ito naman, nung panahon naman, ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakita naman natin na napakaganda. At ang makapagpapatuloy niya ay yung survey ng taong bayan na napakataas ng survey niya. Na nagkaroon naman si Pangulong Duterte ng 2 taon na nakulong siya sa pandemic. Hindi siya masyadong nakagalaw. Eh tapos patapos na yung termino niya. So parang hindi tuloy. Para sa akin, nagkaroon ng lahat ng datos ang makakapagpatunay na napakahalaga ng re-election. Sir, last na po sa akin, but on another topic na to, sir. Sir, you're pushing for death penalty? Ah, yes, ma'am. Isa po yan sa ating gusto natin maamendahan din ng konstitusyon na patungkol po dyan. Kasi nasubukan na rin natin ng ilang taon na wala tayong death penalty. Ang nangyayari sa atin, puro na lang tayo salita. Puro tayo sama ng loob. Puro tayo gigil. Eh, mahahart attack tayo pare-pareho. Magkakaroon na lang tayo ng high blood pare-pareho. Dahil sa ngayon, ang mga na-involved na ngayon, hindi na lang basta
kriminal. Hindi na lang matatawag natin basta underground o organized crime. Ang may involved ngayon sa gun for hire, sa drugs, smuggling, ay mga law enforcement. Police, sir? Oo, medyo palagay ko, ma'am, ako naman eh, pagdating sa civilian, totoo lang, ako okay ako dyan na walang death penalty. Hindi ako ano dyan, pagdating sa civilian. Para sa atin, doon sa mga nasa law enforcement, mapasok ka sa ganyan, gun for hire, murder, drugs, eh treason yan. Pagkataksil yan. Hindi yan po pwedeng hindi maging death penalty. Dahil mismo, sa ilalim ng kanilang organisasyon, ang treason ay punishable by death. Ito, balinaw na treason to. Tandaan po natin, ano? Pinasisweldo natin yung mga yan. Binigyan mo ng edukasyon, binigyan mo ng lahat. Tapos sila ma-involve sa ganyan. Parang ang lako. Yung ating mga tagaligtas at tagapagtanggol, sila na ngayon ang ano, malako. Kailangan talaga, ma'am, meron tayong matibay na batas pagdating na. Pag-usa. Talking about itong nakaraang hearing where policemen are involved in the cover-up of 990 kilos corruption. So, hindi lang po yun, pati po yung kay Governor Picamo, na ang mga na-involved po mga dating militar. At sa aming pagdinig doon, pati yung mga kapulisan doon, kasama na doon sa hira. Alam nyo, pag hindi natin ito hinarap, saan na papunta yung bayan natin, mga mahal ko ba mga? Sino ba tatakbuhan natin? Saka, pag tinanggal natin ang isang bansa, lahat, kapibahay natin, tingnan natin mabuti, bago sila naging progresibo, ano muna yung inayos nila? Law and order. Hanggat wala tayong law and order dito sa bansa natin, naglolokohan lang tayo. Huwag na natin lokohin yung mga taong bayan. Nako. Sir, bakit law enforcers lang yung tinitignan natin considering na ang higpit din ng issue ng corruption sa government with respect to civilian naman to, sir? Kasi po ma'am, yung akin po, ano, ako kasi ebidensya sa akin napakaaga ko pa dito sa kailan lamang po ako pumasok sa gobyerno, isang taon pa lang. Kumbaga masyado pang musmus ang kaalaman ko sa korupsyon. Ayokong maging parang chismoso lang dito. Gusto ko pag ako ay nag-file niyan, meron akong sakat na ebidensya. Ayokong maging chismoso lang. Dito sa law enforcement kasi, ma'am, kitang-kita natin nasa video. Nasa video, ma'am. Wala na tayo kung kailangan pang prueba. Parehong nasa video. Yung digamo, may video. Itong sa drugs, may video. Yung smuggling, andoon ako sa hearing, ma'am. Yung mga kaso, pinapile nila ng mahina para ma-dismiss sa DOJ. Binababa nila yung kasi pag may nahuli, binababa nila yung halaga para bumaba yung sentensya, hindi bumagsak sa economic sabotage. Malinaw. Pero sir, ito dating sa corruption, ma'am, ang bata ko pa, siguro mas maraming senador dito na mas alam na nila yung sistema ng corruption sa loob ng gobyerno. Para sila dapat ang mag-file nun. Ako kasi parang hindi ka panipaniwala kapag nag-file ako nun. Dahil pag dumating yan,
Diyan sa plenary hall, baka hindi ko siya maipagtanggol. Ang mangyari lang sa akin, parang yung nangyari kay kaibigan natin na Senator Manny Pacquiao. Nung nilabas nila, hindi din siya nakapagbigay ng mga ebidensya. Ayaw ko maging ganun. Sir, kahit na, kahit na maraming incidents din ang nakikita sa video, kagaya po nun sa airport, naalala nyo yung foreigner na ninakawan ng gamit. Tapos yung iba't iba pa sa customs, nakikita yung mga padulas doon. Sa tingin po ninyo, kulang pa rin yung nakikita nyo at kaalaman nyo para i-consider yon. Kasi parang, naisip ko lang sir, kung talagang gusto natin na linisin yung gobyerno, dapat both uniform and civilian yung tinitingnan natin. Hindi, tama po yun. Kaya lang, magkaiba po kasi ang bigat ng civilian. Ang civilian, wala niyang sinumpaan kung kulit. Ano yan eh? Malayo doon sa mga nanumpa ng tungkulin. Parang paghambingin mo sila, pagtabihin mo sila, eto, pwede pa ako maawa doon sa civilian. Okay, sige, maintindihan kita. Pero itong isa, na binigyan ka lahat ng edukasyon, binigyan ka ng tamang alituntunin ng ideolohiya, naligaw ka ng landas, eh, mali, malabo ako, mapatawad ka. Oh. Isa pa dyan, ma'am, pag sinabi natin korupsyon sa gobyerno, ay huwag natin titingnan dyan yung nasa mababa lang. Kapag tinignan natin ang korupsyon sa gobyerno, aba, eh, tingnan natin yung mula sa itaas hanggang pababa. So, yan ang ano natin, huwag natin targetin yung kumuha lang ng, para sa akin, ano lang yun, hindi korupsyon yun, makatilang ang kamay. Ano lang yun, sa akin kasi may korupsyon na mas matindi na hindi ko pa alam. Ang hirap pasukin ng isang bagay ng superficial pa lang yung nakikita ko. Ano ba, isang taon pa lang ako eh. So, sinundan ko din naman yung ano eh, yung panahon ni Senator Manny Pacquiao. Sinundan ko yun eh, tinignan ko talaga eh. Ayoko na, gusto ko pag ito, pinasok ko itong ganito. Kaya ko ito, labanan sa plenaryo. Kailangan ko, kaya kong tayuan doon. At ang kaya ko lang tayuan ngayon, yung nakita ko ng mata ko. Nakita ko talaga sa video eh. At then nakita ko, at mapapatunayan ko na kailangan na natin ng death penalty dito pagdating sa usapin ng law enforcement. Okay. Sir, you've been attending yun pong mga hearings nga dyan sa 990 kilos ng Shabu. Si Senator Bato de la Rosa, sabi po niya, hindi pa daw off the hook si former PNP Chief Azulin. Do you agree with him, sir? Sabihin, ma'am, ni Senator Bato, Kung nasusundan din yung amin, di ba? Napapansin niyo po, pagdating dyan sa hearing ni Senator Bato, hindi ako masyadong, sabihin na natin pumapapil. Kasi, bilang respeto kay General Bato, kasi siya ang dating PNP chief. Kung merong nakakaalam ng patungkol sa PNP, siya yun. Kaya, kung mapapansin niyo, ma'am, lahat ng move ni Senator Bato, yun lang ang sinusundan ko. Kung meron siyang gustong pakontek, sinusundan ko, I move. Nasabi ko sa kanya. So, kung ako, kung titingnan ko rin, ako wala pa naman ako talaga, ako sa sarili ko, pinakontek eh. Lahat naman ng naikontek ko, utos ni Bato. Totoo, ma'am, hindi ako naniniwala doon sa mga nakakulong dyan. Ibig ko sabihin, doon sa usapin na i-contempt natin at ikukulong lang natin dyan sa aircon at pakakainin pa natin, hindi ako naniniwala doon. Kasi tagal ko na ulungan, ma'am. Tatlong taon na kalahati ako sa ulungan eh. O, yung totoong ulungan ha. Kasi yan ang tawag ko dyan, hindi naman totoong ulungan yun eh. Parang hotel lang yun eh. Kung ako ang tatanungin mo ng personal, kaya ako gigil na gigil nung isang araw pa at hindi ko tinitigilan si SP na sinasabi ko talaga kay SP na kailangan SP, meron tayong talagang matibay
na hawak-hawak na sinasabi ng batas kung paano natin pag-uusahan itong mga sinungaling na ito. Kasi hindi ako, what, bari wala yan. Yan ganyan, yung detention na yan, ang sarap ng buhay niya. Hindi ako talaga ano yan. At sa totoo lang, ako, sumusunod lang ako kay Bato. Sir, nabanggit niyo po yun nga pong sinabi niyo kay SP. Ang sabi po niya, pwede naman daw mag-file ng cases nga daw po talaga against those. Sir, are you considering na kayo mismo, given na yung mga naririnig niyo, sabi niyo nagsisinungaling sila and all, given all those, sir, kayo ba you are considering na kayo mismo mag-file ng kaso against them? Oh, yes, ma'am. Ang problema, noong sinabi ni SP, hindi na kami nagpahinga ng aking legal team. Tingnan namin kung ano yung batas sa perjury. Eh, mani-mani yung ano eh. Yung parusa mo, may nakakatawa lang yung parusa, kiliti. Kaya kami, yung aking legal team, nakipag-ugnayan kami uli kay SP kahapon, kailangan tayo makagawa ng ano, ng bagong panukala na magbibigay ng tahusa talaga. Kasi yung ang nangyari dyan kasi ma'am, meron ng inamenda doon sa panahon ni Senator Gordon. Nung binasa namin, hindi ako masaya doon sa parusa. Ano dapat yung parusa? Ano dapat? 6 years to 12 years, ano ba naman yun? Wala yun. Magbibigyan ka pa ng wala yun. Totoo lang. Yung, sa akin kasi ma'am, napakahalaga ng papel ng Senado pagdating sa ganitong investigasyon. Hindi kami polis, hindi kami FBI. Hindi kami, wala kaming, para sa akin, yung pagpapakulong na ganyan, yung pagpapakontempt na ganyan. Okay, may kapangyarihan tayo, sinasabi ng rules of Senate, meron tayong ganyan. Pero sa mga taong criminal, ma'am, sa mga taong masamang tao talaga, bali wala yan. Alam ko yan eh. Hindi ako pwedeng mapaikot dyan. Kaya ang kailangan ko, eh meron bagong batas na magbibigay ng kaparusahan na iindahin nitong mga to. Sir, anong parusa, sir? Yung sa inyo, eto ba yung iba pa po dun sa death penalty? Ano ba si sinungaling po? Kasi ma'am, ang nangyayari, pagdating ng hearing dito, mag-aaksaya tayo ng kuryente, oras, pagkain. Sabihin mo lang, pati tubig natin daw, naaminin ng water tayo, kape, lahat. Sabi, sasagutin lang tayo ng kasinungalingan. Kailangan magkaroon ng batas na sinasabi na hindi sila pwede dito magsinungaling. At kapag mga doon sa umiti kahapon na pinangitin sa amin ni SP, tandaan po natin, ang mga senador, kami mga senador, ay elected officials. Sabi ko ako, ang boto ko, 27 million. Ibig sabihin, 27 million Pilipinos ang naniniwala sa akin. Tapos, ihaharap mo ako sa isang kriminal o sa isang taong sinungaling at lulukohin ako ng harap-harapan, walang parusa yun. Sabi ko, malabo yan. Nanumpa tayo sa harapan ng tao, 110 million Pilipinos na sinasabi natin, ipagtatanggol namin kayo, tapos itong isang tao nito, gagawin lang tayong gago. Papaikot-ikotin tayo, hindi pwede ma. Sir, to clarify, gusto niyo pong palakasin pa yung power ng Senate for to cite someone in contempt? Gusto niyo mas mabigat yung parusa kapag ka na-contempt? Kasi yung contempt, ma'am, kung contempt lang at ipukulong lang dyan, parusa, ma'am. Kailangan magkaroon ng parusang mas matindi sa mga law enforcement na involved sa drugs, involved sa murder, involved sa smuggling, na magsinungaling sa mga pagdinig dito sa Senado. Sir, anong parusa? Yung tinitignan nyo dun sa magpe-perjure, yung mga magsisinungaling, yung mga masasite in content, ano yung dapat sa kanila? Una po, dapat may pagkakakulong ka. Pangalawa, kapag napatunayan na siya ay nagsinungaling, dapat yan, una, bawa,
nagsinungaling siya sa amin, kailangan suspending na agad yan sa kanyang sa servisyo. Pangalawa, kapag siya nakatunayan na nagsinungaling sa amin, eh, tatanggalin sa servisyo at sisingilin niya kung ano yung ginastos ng taong bayan sa kanya, kailangan bayaran niya. Hindi lang criminal case, kailangan may civil case din yun. Hindi pwede, ma'am. Hindi natin pwedeng pag-aanin ang parusa sa mga taong nagbigay ng po. Sir, tama ba yung napipicture ko, na halimbawa, na site in contempt? Imbis na dito sa aircon na Senate Detention Area, ikulong agad sa city jail or kung saan iko-commit ng Senado? Sana. Sana ganun. O, kasi para sa akin, ma'am, yung pangungulungan, baliwala yan sa sindikato, ma'am. Kung ikaw ay amri sindikato, yung sabihin kung ikaw ay kriminal, kung ikaw ay involved sa sindikato, ma'am, ang pangungulungan, dahil ako sa loob, ang mga pangungulungan, buying time lang yan. You're just buying time. Pinalalamig mo lang ang sitwasyon. So, walang epekto yan. Sabihin mo, emotional, physical. Maraming physical. Yan hindi mo maaaring asawa mo. Okay. Ano pa? Pero emotional? Wala yan. Simple yan. Kasama yan sa pagiging sindikato. Yung do your time. Kasama yan. Sa akin, kailangan may pahusa. May pahusa talaga dapat. Sir, in the past po kasi, yung mga tao po, meron na po silang comments about parang masyado na daw pong makapangyarihan yung Senate pagdating dun sa pagpapakontempt. Dahil daw po, sir, in the past kasi, for example, yung formally, di ba ilang buwan po silang nakakulong, nag-Christmas po sila and New Year sa kulungan. Meron po mga comments, criticisms against it na parang sumusobra daw po yung kapangyarihan ng Senate. And isa ako doon. So, sir, how do we reconcile it? Sabi ko nga sa iyo, ma'am, pagdating sa civilian, mapapatawad ko yun. Kasi wala namang gobyerno. Ang hindi ko mapapatawad, yung nasa loob ng gobyerno at yung law enforcement, yun ang mahirap patawarin. Sa civilian, ma'am, ako mismo sinabi ko yan kahapon. Pinabalik ko ba nga yung unang ipapile? Kasi nung binasa ko kasama yung civilian, sabi ko hindi. Alisin niyo yung civilian. Doon lang tayo sa mga taga-gobyerno at law enforcement. Sir, just to be clear, balik lang sa death penalty. Sir, tama ba? Kasi magagagagan ko lang yung mga. Doon sa family, ang na-shoot lang doon, civilian. Yeah, sir, death penalty, just to be clear, mga kaso yung magkakaroon ng parusang death penalty? Is it murder, drugs, ano-ano? Smuggling, national security. Halimbawa, nagbebenta ng mga sikreto natin sa ibang bansa o sa kalaban ng, sleeping with the enemy ka, yun. Tama ba? Kung civilian, for example, ang na-involved sa murder, hindi sila ma-death penalty. Pero pag police ang involved sa murder, death penalty, tama po ba siya? Yun muna yung akin, ma'am. Kasi para sa akin, walang, parang tandaan natin, ang death penalty, ibinigay ang tinanggal yan sa atin, tinanggal yan sa konstitusyon dahil tayo'y maaawain. Okay, tayo'y mapagpatawad, tayo ay tinatawag that the only Christian country in Southeast Asia. So, pagdating doon, wala akong kinukontra doon. Okay, sige. Pero pagdating sa usapin ng taga-gobyerno at law enforcement na ang involved, ibig nyo sabihin, puro gigil na lang tayo. Puro na lang ba tayo? Matatawa na lang sa atin itong mga to habang tayo inaatake na sa puso at hinahalblad, sila yung naka-airport lang doon at pinakakain natin. Yun lang naman ang point ko. Kung ang mga Pilipino ay masaya na dito sa ganitong arrangement, sige. Basta ako, sinasabi ko lang sa ating lahat na iba ang parusa dapat sa taong nanumpa
sa patawad ng Pilipinas at sa harap ng Diyos na magiging tagapagtanggol, tagapagligtas, at higit sa lahat ay magbibigay ng serbisyo sa atin. Dapat iba talaga. Kailangan iba yun. Alam mo yung oath na yan sa ibang bansa? Pinanginindigan yan eh. Dapat panghawakan natin yung pangungpango na yan. Kasi para saan pa tayong nanunumpa? Ma'am, tingnan nyo naman. Bago magsalita yan, nanunumpa pa yan. Pagdating ko, magbubulahan tayo. Nanunumpa pa. Sir, when you say law enforcement, police and sundalo, all uniform personnel. Government? Lahat ng nasa law enforcement, lahat. Kahit na yung nasa customs, kahit na yung basta nasa law enforcement. Kita mo, ang lalim ng ibig sabihin nun, i-enforce mo yung law. Tapos ikaw ang unang-unang pa. Doon pa lang sa usapin na yun. Ang labo na yun. Ang labo na. Ikaw ang unang-unang nag-violate. Sir, clarification din. Yung mga recommendation nyo po na ito, ilalaman dun sa would-be committee report ng public order, tapos maghahain din kayo ng panukalang batas para dun sa amendment sa Senate rules? Paano ba? Doon po sa committee report ni Senator Bato, wala po akong anin doon. Kasi katulad po ng sinabi ko kanina, kung ano yung gagawin ni Senator Bato, susundan ko yun at susuporta ako. Hiwalay po yung concern ko para sa Senado. Kasi po yung concern ko doon sa pagbibigay ng parusa, yun po eh para sa institusyon niyo ng Senado, sa buong Senado. Dahil hindi lamang po naman kasi na patungkol doon sa hearing ni Senator Bato, no? Pati po sa Blue Ribbon Committee din, pinagbobukula rin si Senator Tolentino doon. Sir, new law yun? Or bagong batas siya? Or amendment sa Senate? Di po, kahapon po, yun po yung nangyaring pagtatalo kahapon. Kasi ang gusto namin sana sa legis namin, amendment lang. Pero kasi ang gusto ko, mataas ko na lang ng special law. And you're working on that na po yung special law? Opo. Hindi po namin yan tinulugang kagabi. At ngayon po, pagdating ko, yun din po ang meeting namin. But you already filed as a death penalty. Iba pa itong law for the perjury. Perjury kapag ka sa Senate. Makaiba po ito. Senate and House na din, sir, legislative inquiries. In general, kasama yung civilian, hindi kasama yung law enforcement. Sa amin po kasi, hindi ko pinakialaman yung sa civilian, isa law enforcement lang. So, meron na po talagang clash doon. Kaya po kami napunta sa special. Sir, pero yung pagpaparusa, perjury, contempt, ito yung special law, pero yung pagpapataw ng death penalty doon naman sa uniformed personnel na magkakasala, hindi ito doon parang amendment sa existing bill nyo. Separate bill. Makaiba po. Yung pong death penalty natin, para po doon siya na-involve na talaga sa patayan. Sa drugs, hindi po iwalay po yung pagsisinungaling. Opo, magkaiwalay po siya. So, ibig sabihin, meron kasi kayo existing death penalty bill, di ba? Hindi po siya amendment doon. So, hindi. Iwalay po. Okay. Thank you, sir. Ano lang po ito? Parang nagkaroon po lang siya ng hakbang na magbigay kami ng panukala kasi sa nangyayari pong hearing. Now, Sir, natanong ni Senator Bongo kay PNP Chief Acorda kung makatulong ba kung maging drug czar si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, your thoughts? Agree? Ma'am, kung matatandaan mo, nag-press tone din tayo dito, no? Nung patungkol sa bibigyan ng benepisyo yung mga dating presidente. Sinabi ko na po yan na sana mabigyan din ng karagdagang trabaho. At kung bibigyan natin ng mga karagdagang trabaho sila at gagawin silang advisor, katulad ni dating Pangulong GMA, di ba? Laging kasama ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga trip niya, dahil economic advisor niya. Sana ganun din kay
dating Pangulong Rodrigo Robredo Duterte na pagdating sa law and order, sa akin talaga, hindi lang sa trans, kundi sa law and order, kailangan natin ng expertise ng dating Pangulong Rodrigo Robredo Duterte. Sana tanggapin niya. Kasi pag nakikita kami, yun ang kinukulit ko sa kanya. Na kung kailan po ba kayo, sana makabalik po yan sa law and order. Eh, sabi niya, hindi, retired na ako. So, totoo lang, malaking tulong. Napakalaking tulong. Sir, talo na po ako sa Maharlika Bill, sir. Yes, ma'am. Kasi ongoing naman po yung interpellations. Mag-resume siya next week. Oo nga, naguluhan nga ako doon. Akala ko tapos sa kahapon. Sir, bakit? Pagod na ako sa hearing nun eh. Kasi lahat ng hearing nun, ng committee hearing nun, nandun ako. So, na-expect ko, pagdating sa floor, wala nang masyadong... Kasi para sa akin, gano'n sana ang mangyari, di ba? Napag-usapan nyo na doon sa committee hearing, pagdating doon sa floor, para smooth na. Eh, ang haba pa rin ng interpellation, umabot pa sa loob. Sir, kayo po, you have no intention to interpellate. Wala na kayong any other questions on the Maharlika Bill? Doon sa mga hearing niya, doon sa mga committee hearing, nagawa ko na lahat ng mga pagtatanong ko. O, kung uulitin ko pa lahat, sayang po riyan eh. Satisfied na kayo, sir, dun sa latest version as it is? Eh, alam mo, ma'am. Una kong tanong kasi dyan, nandun ba si Congresswoman, Kimpo. Na house. Tinanong ko siya, sabi ko, ang alam ko dyan sa sovereign fund, ang ginagamit ng gobyerno dyan ay surplus money. Meron ba tayong surplus money? Sinagot naman ako ni Ma'am Kimpo na masaya naman ako sa sagot niya. Okay, hanggang sa sinabi niya, alam mo naman ako, ma'am, si foreign investor ako eh. Noong sasagot niya, sa kalagitnaan ng sagot niya, sinabi niya sa akin na magagamit ito para makahimok tayo ng foreign investor, tumahimik ako. Okay, sige. Salamat. Next hearing, kinanong ko na naman. May hearing, kinanong ko dyan. Hindi niyo ba pakikialaman ng pera talaga ng GSIS dito at ng SSS? O sabi nila, hindi. Next hearing, kinanong ko na naman. Ang mga mamumuno ba dito, siguradong itong mga mamumuno nito may mananagot. Kapag pumalpak, o sabi naman nila, o di sige, may mananagot. So natanong ko na yung mga gusto kong itanong. Sir, you are okay with that, yung makakahimik ng foreign investor? Opo. Kasi pagdating, alam mo naman ako, ma'am, para sa akin, pagka walang pumasok na foreign investor na nagpupuluhan lang tayo dito. Kasi, kailangan natin ng kapital dito sa bansa natin. Hanggat walang pumapasok na kapital dito, nahihirapan tayo. Eh, yan, sabi nila. Alam nyo kasi, ang Pangulo ng Pilipinas, sa lahat ng pinuntahan niya, lahat ng bansang pinuntahan niya, pinagmamalaki niya yan, yung Maharlika Fund. At naniniwala yung Pangulo ng Pilipinas natin na ito ay magandang hakbang para umusad yung ating ekonomiya. Ngayon, bilang ako ay isang senador at may isang boto, bakit ko naman haharangin yung programa ng ating Pangulo na naniniwala siya na itong Maharlika Fund ay makakapagbigay sulong sa ating ekonomiya. Kaya ako, noong nag-focus kami doon, nag-uusap kami doon sa lounge, sinabi ko na sa kanila, suportahan na lang natin ito. Suportahan na lang natin, ipasan na lang natin ito dahil ito ay sinasabi ng Pangulo na kailangan niya. Okay?
Ako, kaya nakakala ko kahapon, tapos na to. Sir, sir, ilan ang umayon sa inyo? Ah, hindi. Alam mo naman doon sa lounge. Walang umaayon doon. Makikinigiti lang lahat. Sir, meron ka bang parang thought na itong Maharlika Fund should better be worth it? Kasi hindi, dapat. Kasi hindi nila sinuportahan yung chacha mo dahil ang sabi nila may Maharlika Fund. Eh. Yes, oh, dapat. Ako, talagang kailangan, talagang alam ko. Kasi ano to? Lahat ng mga senador na nagsalita dyan, mga kasama natin na senador, in-approve namin yung ASEP, ang tagal na deliberasyon yun, ang tagal na deliberasyon, ang tagal na presentasyon, at lahat ng presentasyon nila, kahit balikan natin, nasa record yan, foreign investments. Yung ASEP, sinabi nila yun. Paano natin ngayon i-justify na susuportahan natin yung ASEP at hindi naman natin ngayon susuportahan itong Maharlika na nagsasabi na magpapasok ng foreign investment. So, parang ano to? Hindi magkaduktong. Dapat magkaduktong to. Kasi yan ang sinasabi ng economic managers ng presidente. Kasi ang trabaho natin sa Senado, tanungin sila. Diba? Yun ang trabaho natin eh. Tanungin natin itong mga tao ito kung ano ba yung programa ng Maharlika na yan. At sinasabi nila, it will work. At sinabi nila, well, sa akin ah, nung tinanong ko, sabi nila, oh, basta pag pumalpak yan, may mananagot. Ako nito naman, accountability lang naman ang gusto ko eh. O bakit natin babarahin? O bakit natin kukontrahin? Eh, ito yung programa ng economic team ng presidente. Hindi naman namin, sa totoo lang, hindi namin trabaho yung, hindi namin trabaho yung economic natin. Gumawa tayo ng batas. But sir, do you not see yung na-valid naman yung mga points na nire-raise, for example, dun po sa plenary debates, yung mga nire-raise po nila, send win, send cheese, na mga talagang hinihimay po nila, hindi po ba talagang kailangan pa rin talaga ng time para masagot lahat ng mga tanong nila, sir? Yung time kasi binigay na yun. Binigay na mga time. Kung time ang pag-uusapan natin, binigay na yung time. Ang tanong na nga lang dito, kahapon na ang tanong ko eh, ipapasama natin o hindi? Yun na yung tanong eh. Dapat yun na. Kung ipapasa natin, ngayon na. Kung hindi natin ipapasa, huwag na natin ipasa. Ngayon na rin. Kasi ma'am, habang tumatakbo yung oras, nag-aaksaya tayo ng oras. Kasi ako, para sa akin, masyadong ang Pilipinas sa ngayon, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ay mahalaga. Nakatraffic na nga tayo sa labas eh. Pati ba naman sa paggawa ng batas, traffic pa rin. Ay, goodness naman. Dapat, kung hindi ka naniniwala, doon na agad. Huwag ka na mag... Sa akin, kung hindi ka naniniwala, eh, sabihin mo na agad. Huwag na tayong mag-ikutan. Dalawa lang yan. Susuporta ba tayo sa gusto ni Presidente dito? O hindi. Magbilangan na. Kahapon nga, ilang gusto ko, magbilangan na. Sir, kanina nyo sinabi yung tinanong nyo kung ipapasa ba to o hindi? Eh, mga kwentuhan. Sa lunch din, sir. Kwentuhan. Papasa ba natin to o hindi? Ganyan. Ano sagot niya, sir? Eh, siyempre, alam mo naman yung iba conservative. Gusto marinig yung interpretation pa ng iba. Kaya kailangan natin madinig. Pero, sabi ko naman, nasa rules ng Senate naman, kapag sinabi ng sponsor na ayaw na niya magpa-interpret, tapos eh, nandun yun sa rules. Did you advise Senator Mark to do that, sir? Oo. Sinabi ko sa kanya, nung last week pa. Sinabi ko na sa kanya yun, nandun pa kami sa floor, mag-usap kami pare, ako sa'yo, yan mo na yung Senate rules, wag ka na magpa-interpret. And obviously, sir, nagpa-interpellate pa din siya. Anong sabi niya?
Ano lang naman ako eh. Tahimik lang siya. Senator Mark, sir. Sir, ikonik pa lang, sir. Tanggap nyo na na patay na yung economic provisions ng Chacha as long as mag-deliver yung market. Oh, tsaka yung sinasabi nila IRR. IRR ng PSA na yun. Kasi ma'am, ako madali naman ako kausap. Hindi mo ako kailangan sigawan. Hindi mo ako kailangan ipahiya. Sabihin mo lang sa akin na meron kang naiisip na paraan, o sige, madali naman ako kausap eh. Pero, siguraduhin mo lang na yung mga sinabi mo, ay, mag-work. Kasi pag hindi yan nag-work, eh, balik tayo ulit dyan sa papayin ko ulit yan. You want it, sir? Yung minsan ka, nag-hearing na naman kami dyan tungkol doon sa oil exploration. O yun na naman. Dahil diba, sinabi ng Supreme Court na ang constitution natin. Sayang mo lang isto, sana nakuha na natin. Sir, clarify po lang po yung sinabi niyo kanina, nag-die down po yung talks on Chacha nung nagkagulo po sa malaking kapulungan, sabi po ninyo. Ito po ba yung nag-die down na nung thesis? Namatay na talaga, no? Nung, oo. Were you referring to yun pong demotion ni Deputy Speaker Arroyo? Oo, yun. Ma'am, malaking issue. Hindi yung maliit na issue sa mga mababatas. Ayoko lang sa pag-usapan, pero tayo, alam na natin. Sir, last na sa akin. Anong expectations nyo or wish nyo? Kasi sinasabi ni Seth SP Migs, ipapasan nyo na talaga by next week yung market. Okay. So, kung economic team yung Pangulo, hindi natin susuportahan, mag-inisip na naman yun ang panipago. Di isang taon na naman yun. Para likapan itong mga bansa na ito, ang sinabi nila, sila ay mag-reinvest sa Pilipinas. Yun lang naman ang gusto ko, lahat ng nangako na yun sa Pangulo natin, eh totoong makarating nga dito at mag-invest. Dahil, totoo lang ma'am, hindi nga ako naniniwala talaga na makakaangat ang ekonomiya natin nang wala tayong kapital galing sa foreign investment. Thank you, sir. Sir, maraming salamat. Yes, sir. Nabitin. Ngayon pa lang tayo nabitin. Sir, thank you.